Ate Regina, ano ka ba namin? Napakaganda. Alam mo, nakakaiyak. Yung parang feeling natin talagang ang sarap. Thank you very much sa kantang yan, Miss Thank Richie. You very much. I wanna say thank you to Trina Belamide who wrote this song. She wrote this for my movie Kailangan Ko Ikaw with Robin Padilla. And speaking of Miss Trina Belamide, talagang siya din ang gumawa ng katang You've Made Me Stronger, yes, na kanta rin ng mga Broken Hearted. Yes, at yes. Shine. Pero ito ate, syempre, speaking of mga kanta mo, gusto namin i-congratulate ang kanta mo dahil meron kang kauna-unahang kanta, yung Love Me Again, 35th anniversary! Oh my gosh, really? Diba? 1986. Anong kwento sa likod ng Love Me Again na kanta? Love Me Again was written by Homer Flores. I was so happy that it was given to me. Nanalo kasi ako ng bagong kampyon and part of my prize is a contract. Isang single lang, which was Love Me Again. Ikaw ay ano pa nito? Chona. Chona pa ako nito. I was only 15 years old, I think, when I recorded it. Pero yan yung a real name mo, Ate Reg. My real name is Regina Encarnacion. My nickname is Chona. Tapos nung nalaman ni Ronnie na Regina ako, sabi niya, palitan natin, nakakatsanda daw yung Chona. Aling Chona, parang ganyan. Parang ganyan. So sabi niya, Regine, ayan. So naging Regina ako. Yung Love Me Again, pwede ba namin madinig yung ilang linya? Ah, okay, sure. You know, medyo maano yan sa puso ko, malapit sa puso ko yung awitin. Love me again, love me again, 'cause you know I've been waiting for so long. Ayun. Alam mo yung mga kanta ni Ate Reg, pag narinig mo, may recall, tapos may maaalala kang mga sitwasyon, diba? Yeah, actually kasi, when we listen or when we hear a song, you suddenly remember situations. Tsaka parang very vivid yung memory, ano, pag merong kanta. Kasi daw, it's the only activity that the whole brain is functioning when there's music. I read it somewhere. Tama. Pero